Ayan, shout out tayo sa ating mga viewers ngayon. Ayan, si Shekina Tangara ng MVT Grade 12 STEM 1. Hello po. Shout out din tayo kay Ian Sendrome Casas. Ayan, puro ano to, Grade 12 STEM 2. Okay, nasa na pong ating presentation. Ayan. Sige, habang inaantay natin yung presentation, no, mag-shoutout muna tayo. Oo. Ako gusto kayo shoutout yung ating mga nanay, mga ate, mga kuya, mga tatay, pati mga lolo, mga lola, na simula ng pandemic ay naging guro din. No? Naging guro po sa kanilang mga anak, mga apo, at naranasan din nila kung paano yung naranasan din natin bilang isang guro. Kaya, Happy World Teachers Month din po sa inyong lahat. Okay? So, marami po tayong mga gawain ngayon, no? So, hinahamon ko po yung ating mga viewers na makinig ng mabuti, manood, at syempre, baka mamaya eh meron tayong ano, yung may premyo sa active na magsasagot ng ating mga gawain. So excited ako na ituro sa inyo ngayon. Ituro namin ni Tutor Mina kung ano po ang halaga ng aralin natin ngayon. Excited po ako na yan po ay ituro sa inyo. Hey, shout out kay Winel Tumala. Ayan, grade 12 ABM 1. Rolly Magsayo Pedraza. Grade 12 ABM 2. Ang daming grade 12. Oh, merong nag-shout out sa'yo, mga Tutor Mina, at sa akin din. Hello po, Sir Apolonio Pamitan Jr. Ang aming co-teacher sa Maximo Gatlabayan Memorial National High School. Shout out po sa SDO Antipolo. Ayan, muli magandang hapon po. Medyo nawala lang tayo ng konti. Pero ito na po, mainit-init pa po ang ating aralin ngayong hapon. Mga hakbang sa pagsulat ng organisado at malikhaing akademikong pagsulat. Under po nito ang abstract, synthesis, at bynote. Ang pinakamahalagang kasaysayan, nakasusunod sa estilo at technical na pangangailangan ng akademikong sulatin. So ito po yung nanggaling sa ating MEL. Ang core content po natin, natitiyak ang angkop na proseso sa pagsulat ng piling sulating akademiko. Pangalawa po, nakasusulat ng sulatin mula sa nakalistang anyo na nakabatay sa pananaliksik. Muli, ang lahat po ng sasabihin, ipapakita rito, ay nanggaling po sa ating pong Calabarzon Pivot. Ayan, sa module po ng Pivot Learner's Material. So tayo po ay magsisimula na. Siyempre, ang lagi nating gagawin bago magsimula ng talakayan ay ang balik-aral. Ayan. Ready na po ba ang ating mga mag-aaral? Si Charles Andres ng 11 Gas 1, ready na yata. Mukhang handa naman na sila. Ngayon, tukuyin kung ang sumusunod na diagram o larawan, kung ito ba ay para sa pagbabalangkas o pagbubuod. Ayan. So tayo po ay may aralin ng nakarang linggo ng pagbabalangkas at pagbubuod. Handa na po ba tayo? Handang-handa na. Aba. Ayan. Parang ganun yung ano eh, yung response nila. Ayan. Handang-handa na. Ito pong diagram, unang diagram. Ito po ba ay pagbabalangkas o pagbubuod? Sige po, pwede po tayong maglagay ng sagot diyan sa chat box. Ayan. Meron na ba dyan tayo kay Roxy, Tutor Roxy? Meron wala ba pa, ba? Wala pa po tayong... Nagpapainit pa ang ating mga estudyante. Ayan, sige, pakita natin kung ito ba ay
Pagbabalangkas o pagbubuod? Ayan, meron ang sumagot. Si Romel Micaelo, sabi niya ay pagbabalangkas. Ano, tignan natin kung tama siya. Napakagaling. Yay. Nakinig talaga siya last week. Pangalawa, ito ba ay pagbabalangkas o pagbubuod? Meron na ba tayo dyan? Ayan, ang sabi dito ni Ronaline Ladines, pagbabalangkas. Check natin, Ma'am Roxy. Sige. Ang galing naman. Napakapanapakas sa mga batang ito. Oo. Pangatlo, ito ba ay pagbabalangkas o pagbubuod? Mm-hmm. Mabilisan tayo dyan. Mm-hmm. Ang bilis sumagot ni Romel Micaelo at ni Ronaline Ladines, pagbubuod. Sige nga, tignan natin. Ang galing! Talagang nakinig sila at natutunan nila yung lesson natin last week. Ito pa, pang-apat. Ito ba'y pagbabalangkas o pagbubuod? Mm-hmm. Sumagot din. Ang bilis. Maria, Maria Cristina Angela Reyes, pagbubuod. Tama ba? Tutor Mina, ang sagot niya. Ang galing. Pagbubuod ang sagot. Nakuha nila. At ang panglima po, ito ba ay pagbabalangkas o pagbubuod? Mm-hmm. Ang sagot nila, pamitan ka at pagbubuod. Check natin. Pagbubuod. Naku, walang mali doon sa mga walang mali sa ating natin. Mga magagaling talaga. Active viewers. Talagang sila ay nanood, no? Nung nakaraan natin na tutorial. Ayan. Congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot. Ayan. So, dumako naman po tayo sa subukin. So, ito po ay may mga limang katanungan lamang. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot na tumutukoy sa akademikong sulatin. Una, ito ay isang uri ng lagom na karaniwang ginagamit sa pagsulat ng mga akademikong papel tulad ng thesis, papel na siyentipiko at technical, lecture at mga report. Ito ba ay A, thesis, B, abstract, C, bio note, D, synthesis. Ayan. Mm-hmm. A, B, C, or D. Anong sagot nila dyan? Natin. Si Roxy. Nako, nakita ko ang aking isa sa mga estudyante, si Roy Besa. Shout out kay Roy. Uy, si Alexa Raquepo. Estudyante ko din yan ng Maximo Gatavan. 11 gas 1. Wala pang mga sagot, Tutor Mina. Puro mga pagbubuod, pagbabalangkas pa lang. Pero viewers, baka na-late lang, no? A, B, C, or D. Ayan, ang bilis ni Alvin Wete. C. Letter ang sagot niya. Ang sagot? Check natin, subukin. Letter B. Letter abstract. B. Okay. Try natin sa pangalawan. Baka makuha may mga sumagot C. Yan. O, meron B. May C. B. Ayan. Pero kalimi, parang ang daming C. Mm-hmm. Subukin lang naman ito, okay. Tutor Roxy. Mm-hmm. Okay lang na tayo magkamali. Pero mamaya, sa tayahin, hindi pwede. Mm-hmm. Number two, ito ay isang uri ng lagong na kalimitang ginagamit sa mga akdang nasa tekstong naratibo tulad ng kwento, salaysay, nobela, dula, parabola, talumpati, at iba pang anyo ng panitikan. Ito ba ay A, bio note, B, synthesis, C, abstract, D, dissertation? A, B, C, or D? Go! Ayan. Si Victor Pavia Pereira, C ang sagot niya. Si Romel Micaelo, B ang sagot niya. Sige, check na natin. Letter B. Synthesis. Ayan. Tumama si Romel Micaelo. Kahit subukin lang. Mm-mm. Number 3. Meron siyang dating kaalaman. Ito ay maituturing ding isang uri ng lagong na ginagamit sa pagsulat ng personal profile ng isang manunulat. Ayan. A. Abstract. B. Buod. C. Bio note. D. Synthesis. Nako, ayan na. Ah, yung kaking estudyante, si Rista Casa, sabi niya B. Si Queenie Kuntapay, C. Si J.H. Badana, B.
si Ronaline Ladines C. Same din kay Princess Tamayo. Ano ba ang tamang sagot? Letter C. Wow, may mga tobama. Ayan, no? Apat naman. Kadalasang bahagi ito ng isang dissertation na makikita sa unahan ng pananaliksik pagkatapos ng pahina ng pamagat na naglalaman ng pinakabuod ng buong akdang akademiko o ulat. Ito ba ay A, bio-note, C, or B, synthesis, C, abstract, D, buod. Ayan. Sige. Ilang, ayan, sagot na. Ang daming C, sumagot si Victor Pereira, si Ashley Zingapan, si Den. Ayan. Sige, ayan. Nga, pakita na natin, Tutor Roxy. Ang galing. Ang galing. Alam nila to. Gumagawa ba kayo niyan? Alam ko ng hula sila. Ayan, panglima, panghuli. Isa itong sulatin tungkol sa buhay ng isang tao na naglalaman ng buod ng kanyang academic career. A, synthesis. B, abstract. C, bio-note. D, thesis. Tignan natin kung makukuha nila yan. May mga sumagot ng B. Ayan, may C, karamihan C. Sabi ni Mian Lorente, bio-note. Sabi naman ni Melan Dalo, B. Si Alvin Huete, C. Ano ba ang tamang sagot? Tutor Mina. Tignan na natin. Letter C. Oh, galing. May mga tumama, ang dami nila. Pero may mga sumagot din na D, kagaya ni Rista Casa. Ayan. Congratulations. No? Kahit nasubukin, may tumama. Pero dapat mamaya, perfect nila yan after ng lesson. Upang tuklasin naman po ang ating aralin ngayong hapon, ngayong araw, andito po ang ating tutor, Roxy. Yan, magandang hapon. Isang maligayang pagkatuto muli, mga mag-aaral. Excited po ako na ituro ito, gaya nga ng sinabi ko sa inyo. Kasi nung last week, ang ating itinuro ay tungkol sa paglalagom at saka sa pagbubuod. So ngayon naman, isa sa mga kasanayang dapat na matutuhan ng mga mag-aaral, no? Na kagaya ninyo, lalo na senior high school, tapos papunta na kayo ng kolehiyo, ay ang kakayahan na makabuo ng isang lagom. Okay, ang lagom, ito yung pinasimple, gaya nga ng sinabi natin, no? Nung nakaraang linggo, ito yung pinasimple, pinaikling version ng isang sulatin. At mahalaga po ito, nakasanayan sa mga mambabasa, sa mga nakikinig, no? Sa lahat, lalo na sa inyong mga mag-aaral. Para malaman ninyo yung kabuuang kaisipang nakapaloob sa isang sulatin. At ngayong hapong ito, palalalimin nga natin ang pag-aaral natin sa lagom. At syempre, itong araling ito ay lubos ninyong matututuhan ang pagsulat ng ilang mga uri ng lagom. Ito yung, nakita nyo na dyan sa screen yung isa, abstract. Ang ikalawa, bio-note. At ang ikatlo ay, ano yon? Synthesis. So, yan po yung mga uri ng lagom, no, na aking ituturo ngayon sa inyo. Sana ay makinig kayong mabuti at mamaya meron tayong mga tanong. Sigunahin natin ang abstract. Yan. Ano ba pag sinabi nating abstract, no? Madalas yung kanina daming sumagot ang tama sa abstract, eh. Okay, so bigyan natin ng konting kahulugan itong abstract. So, pag sinabi nating abstract, ito po ay galing sa isang salitang Latin na abstractum. No? Na ang ibig sabihin niyan ay maikling buod ng artikulo o ulat na inilalagay bago ang introduksyon ng isang saliksik o ulat. Yan. So kung kayo po ay na-encounter na itong mga research, no, mga thesis, mga saliksik, yan yung unang bubungad sa inyo. Tawag doon ay abstract. Ano pa? Yan, kagaya ng sinabi ko kanina nga, maikling lagom ng isang saliksik, thesis, ng isang review, o dalo ng komperensiya, o anumang may lalim na pagsusuri tungkol sa isang paksa. So yan, yan ang tinatawag na abstract. Ano pa? Yan, matatagpuan sa unang bahagi ng manuskrito. So yung mga manuskrito, yun po yung mga akademikong sulatin din, kagaya ng thesis, ng
ng saliksik, ng disertasyon, no? At na-encounter nyo na yan sa inyo pong practical research 1 and 2 kung kayo po ay senior high school, no? At yan po ay tinatalakay ninyo sa mga asignatura na practical research. So, sa unang bahagi po yan, ha? Hindi po yan pwedeng magawa ng una. Kahit nasa una yan, hindi mo magagawa yan na hindi tapos ang research. Kailangan tapusin yung research magmula sa kabanata 1 hanggang sa tawag dito sa kanyang kabanata 5 sa rekomendasyon, no? Bago mo magawa ang isang abstract. Pero inilalagay siya sa unahan. O di ba? Okay? Ano pa? Maaari din po itong i-present sa paraang poster. Yan, kapag po tayo ay merong mga research festival o meron ka mga sinalihan na mga presentation ng saliksik. So yan, pwede mong i-present yan ng pa-poster, pasalitang paglalahan. Yan, pwede mong ipaliwanag, paglalahan, pa-workshop sa mga akademikong komperensiya. So yan po, no? So yun ang abstract. So meron tayong dalawang uri ng katangian ng abstract. Ay, dalawang uri at katangian ng abstract. So ang una dyan, yung tinatawag natin na, ano yun? Deskriptibo. Ito po ay maiksi lamang na uri ng sulatin. Binubuo lamang po ito ng 100 o kulang 100 mga salita. So maiksi po ito, no? Ito lang po, yung kanya pong mga inilalahad lamang ay yung mga, yung kung ano yung suliranin, ano yung layunin, ano yung metodolohiya na ginamit, at yung saklaw. So, ganun lamang siya kaiksi, itong tinatawag natin na deskriptibo. Pag sinabi naman natin sa ikalawa na informatibo, mas marami yung impormasyon na ibinibigay. Bakit? Kasi yung mga lahat ng mahalagang detalye na nasa isang paksa o nasa isang research, saliksik, no, dissertation, ilalagay mo po yun. Kaya, mas marami ang impormasyon na ibinibigay kumpara dun sa deskriptibo. So, meron pa nga po yan na isa eh. Ano pa yan? Yung isa ay critical. Pag sinabing critical, kasi hindi naman ito masyadong ina-apply, no? Pero kabilang po siya sa uri at katangian ng abstract. Ito po yung critical. Ito yung pinakamahabang uri, no? Ng abstract. Kasi ito, hindi ka lang basta nagbigay ng, yan, yung mga mahalagang detalye o yung binuod mo, yung buong research, magbibigay ka pa ng evaluation mo. O, evaluation sa kabuuan ng iyong manuskrito para maikumpara mo o ano ba ang magiging kabuluhan nun at magiging kasapatan ng iyong saliksik. Okay? So, yan po yung katangian ng abstract. Okay? Dumako naman tayo. So, dahil nalaman na natin yung abstract, ano naman po yung mga dapat na tandaan sa pagsulat ng abstract? Okay? Ang una, mahalagang detalye o kaisipan lamang po ang dapat ninyong ilagay. So, pag sinabing mahalagang detalye, ito lamang po yung mga nakapag-aambag ng tunay na impormasyon tungkol po sa inyong ginawang saliksik, sa inyong mga disertasyon o sa inyong pong mga thesis, no? So tanggalin niyo yung mga hindi na importante. Okay? Next, ano pa? Iwasan ang statistical figures. So ano ba yung mga statistical figures na 'yan? Ito po yung mga tables o yung mga talahan na 'yan, mga figura, no? Yung mga diagram. So, yan po ay hindi pwede, no, na ilagay. Mga graphs, hindi na po siya pwedeng ilagay dyan. Okay? Next, number 3. Dapat po ay simple, malinaw, at direktang paglalahad. So, pag sinabing simple, huwag ka nang gumamit ng mga salitang napakarami. No, direct to the point ka na. Yan. Simple siya at direct to the point, pero dapat malinaw. Malinaw mong nailahad kung ano ang tungkol na mga mahalagang impormasyon
doon sa saliksik mo o doon sa iyong research, sa disertasyon, no? So dapat ilahad mo 'yon ng direkta, simple at malinaw, walang paligoy-ligoy. Okay, next, number 4. Ilahad ang pangunahing kaisipan, no? So kailangan mailahad dito, parang ito sa number 1 eh, no? Parang konektado siya doon. So pagkatapos mong makuha itong mga mahalagang detalye, syempre ilahad mo lamang yung pinaka main idea o yung pangunahing kaisipan nung sa research mo. Kung tungkol po ito sa performance ng mga mag-aaral mo sa National Achievement Test taong 2019 to 2020, doon lamang siya, no? So ilahad mo yung pangunahing kaisipan. Okay, next, number 5. Dapat maikli, ngunit komprehensibo. Ayan, pag sinabing komprehensibo, so yan po ay broad in scope. Pero nandun yung maikli, no? Maikli siya, simple siya, pero naandun, no? Yung kailangan mong malaman ng mga impormasyon, detalyado, nandoon siya. Mababasa ng mga dito yung mga gumagawa rin ng mga research. At syempre, para maibigay mo yung halaga at saka yung mga mahalagang detalye ng iyong saliksik. So dapat komprehensibo pa rin kahit maikli, kahit simple. Ayan. So yan. Ano pa? Comprehensive nung binigay mo sa amin. Ayan, ano naman yung mga hakbang sa pagsulat ng abstract? Pinauna ko na kanina. Walang masusulat na abstract pag walang saliksik. Tandaan niyo po 'yan, no? So, pag may saliksik na at gumawa na kayo niyan, magsimula sa kabanata 1 hanggang sa kabanata 5, no? Pag natapos 'yan, saka lamang tayo makasusulat ng abstract. Ano ba ang mga hakbang sa pagsulat ng abstract? Yan, una, kailangan mong pag-aralan mabuti ang akademikong sulating gagawan mo ng abstract. So ano ba yun? Thesis ba yun? Action research ba yan? Dissertation ba yan? So kailangan mong pag-aralan, no? Hindi basta-basta na ikaw po ay ito yung ano, ito yung alam kong abstract, nabasa ko sa internet, gagawan ko siya. So hindi siya basta ganun, no? So kailangan mong pag-aralan kasi meron tayong mga tinatawag na iba't ibang format eh, no? Yung ang tawag dito, yung iba ang format ng paaralan na ito sa format ng paaralan na ganon, no? So kailangan mong pag-aralan, no, yung mga ganong klase. Iba-iba rin kasi klase ng mga research. Okay, next, number 2. Isulat ang pangunahing kaisipan sa bawat bahagi ng sulatin. Ito yung sinasabi ko, yung ano ba? Ano bang pinapaksa mo? Ano ba yung subject matter ng iyong research o ng iyong saliksik? So kailangan mong makuha 'yon, tungkol saan ba 'yon, no? Yung pangunahing kaisipan. Kailangan mong mailahad 'yon una pa lang, no, sa iyong pagsulat ng abstract. Kasi syempre yung magbabasa, ang una nilang titingnan 'yan, tungkol ba saan 'to? Ano ba yung topic niya? Ano yung yung kanya pong pangunahing kaisipan na nais na sabihin? So yun, number 3 naman, buuin ang mga mahalagang kaisipan na nakuha at pagsunod-sunuring maigi. So yan, kaya nga nauna namin na ipinaliwanag sa inyo ang pagkakaiba ng pagbubuod at ang pagbabalangkas dahil sa mga ito, no? So ito, sa number 3, pag nakuha mo na yung mga mahalagang kaisipan ng iyo pong saliksik, gawin mo ng pabalangkas, ilagay mo, pagsunod-sunurin mo na yung mga mahalagang kaisipan, no, na nilalaman ng iyong saliksik. Okay, number 4. Yan, iwasang maglagay, kagaya kanina, ito na naman, binanggit na naman niya. Iwasang maglagay ng mga graph, ilustrasyon, o talahanayan. So, hindi po inilalagay ang mga yan sa abstract. Sa abstract po kasi more on ano siya, yung paglalahad. More on words, no? Pangungusap po siya. Binubuo ng mga pangungusap.
Pag mga graph at ilustrasyon o tanhana yan, meron niyang kaukulang chapter kung saan siya na nababagay na ilagay. Halimbawa sa chapter 4, kasi nandun yung pag-interpret, no, presentation ng iyong mga ginawang pag-aaral at the same time yung interpretation niya. So, dun dapat yan nakikita. Okay, next, number 5. Basahin ulit ang ginawang abstract at gawin ang pagsasala ng mahalagang detalye. So, ito na yun, no? Pag nagawa mo na yung 1, 2, 3, and 4, no? Halimbawa na sunod-sunod mo na yung mga mahalagang detalye ng iyo pong saliksik, yan, basahin mo na siya, no? Basahin mo, tapos salain mo ulit. Magsala ka ulit ng feeling mo hindi ito dapat nakasama, tanggalin mo, no? Kung ano naman yung mga impormasyon na dapat ay kasama, yun ang isama mo. So, yun ang tawag natin doon, pagsasala ng mahalagang detalye. Okay, at ang huli, isulat na ang pinal na CP. Na actually, itong abstract, ang mga nilalaman niyan, kalimitan ay kung ano ang, syempre, ano yung paksa mo, ano yung suliranin mo, ano yung naging resulta nito, ano yung mga naging motivasyon mo, bakit mo ito ginagawa, ano yung mga dahilan kung bakit mo yun napili, nagawan ng saliksik, o ano yung mga pamamaraan, metodolohiya na iyong ginamit sa saliksik, at hanggang sa konklusyon. So, usually, yan yung mga nakikita natin sa abstract. Okay? Grabe na. Napakarami namin natuklasan. Totoroxy. Talaga ba? Ayan. So, habang nagbibigay ng lesson si ma'am, no, may mga nagme-message dyan, sabi dito, Happy Teacher's Day po sa lahat ng guro. Mabuhay po kayo. From Sally. Hello, Sally. August 12. Grade 12, GAS 1. Ayan. Sabi din ni Joy Joy, Tita Gloria, pasensya na kayo doon sa may ano ka. Milyak yata. Ayan. Wala ko kami manok po ng kapitbahay. Ayan, Pauline Hipolito, grade 11, HE1. Meron ba dyan? Tito Roxy. Ah, meron. Ito, oh. Angie Luanson, dekada ng grade 11 HE1 from Maximo. Get la ba? Ayan. Marami tayong viewers ngayon ng Maximo, ha? Okay. So, pagpatuloy na natin. Yes. O, tandaan yan. So, yan po itong kulis sa abstract. May mga halimbawa ba tayo dyan sa abstract? Ayan. Ito ang mga halimbawa. Ayan. So, yan. Maliit lamang siya, no, yung abstract na nauna. Ayan. Yung muling-uli natin ay gawa po na aking mga estudyante. Kaya pag-tutor me na yung huling. Ayan. Yan. So, ang kanila pong saliksik ay mga dialogo ng mga tauhan sa pelikulang Eskapo na mayugnay ng mga nararanasan ng mga kabataan sa kasalukuyan. Actually, nanalo po yung papel nilang yan nung nagkaroon po ng research festival last school year. So, kahit online yan, sila po ay nakagawa ng isang saliksik. So, yan po ang abstract na ginawa nila. Nakakatuwa yung mga batang ito. Talaga, ang pananaliksik ay nasa kanilang dugo. Shout out, no? Kila Maeve Groove, kila Maeve Billion Groove. Oh, wow, nandiyan pa sila? Hindi ko alam, ikaw teacher nila. ako teacher nyo. Kailangan, hindi kayo bibitaw. Kumapit lang kayo. Ayan. Tuklasin natin, Tutor Roxy, ang synthesis naman. Mm-hmm. Bigyan muna sa amin yan. Ayan. So, kanina ay abstract, ngayon naman ay synthesis, no? Ito naman po ay galing sa salitang Griyegong synthetinai. Yun. At sa Ingles, ang ibig sabihin po nito ay put together, combine together. Ayon po yan kay Harper taong 2016. So, dapat ang synthesis ay nasa one-third o one-fourth lamang ang kabuang haba mula dun sa original na artikulo o teksto. So, ibig sabihin, hindi ganun siya kahaba. Next, ang proseso ay makikita kapag may nabasang mga aklat. So, kapag po ikaw ay nagbasa ka, tapos yun po ay iyong muling ikinuwento, yan, ibinuod mo kung ano nangyari doon sa kwento na yun. Ano ba, maikling kwento. Kadalasan nga pala, itong synthesis na ito ay mga binubuo,
Tag ito yung nagbibigay ka ng isang lagom sa mga nabasa mong maikling kwento o yung mga iba't ibang uri ng panitikan. Maikling kwento, mga dula, yan, mga nobela, lalo sa nobela, no? Yung mga kabataan natin, mahilig mag-ano ngayon, magbasa ng nobela dahil sa mga e-book, sa mga Wattpad, no? So yan, nobela, dito, mga napapanood, no? Lalo ngayong quarantine, ang dami po nating mga napapanood na pelikula. So, iba't ibang uri ng panitikan. So, kapag po ay nagawa ninyo yan, na yan po ay malagom, maibigay ninyo yung buod ng isang kwentong yan na nabasa o narinig, yan po ay ginagawa nyo yung proseso ng synthesis. Okay, ano pa? Hindi na isinasama ang iba pang pantulong na kaisipang tinanakay. So dito, nakafocus lamang po kayo sa yung main, no? Yung main idea, yung mahalagang kaisipan lamang. So huwag nyo na pong isama yung mga pantulong na kaisipan, na tinanakay mula doon sa inyo pong nabasa o sa inyo pong narinig. Ano pa? Tandaan po natin na hindi paglalagong, paghahambing o review ang synthesis, no? Ano ba yung pag nag-review ka kasi? Sino dito yung nasa pagka kayo po ay nagbabrowse ng inyong FB, tapos merong nakalagay doon sa watch, tapos papanoorin nyo. May mga ilang mga videos doon na review ng mga pelikula. So parang inuulit mo lang kung ano yung mga pangyayari doon sa isang pelikula, anong nangyari dito sa bida, ano yung mga kinaharap niya, ganun-ganun. So tandaan, hindi po synthesis ang isang review o yung pagpinaghambing mo, no? Sapagkat pag sinabi nating synthesis mula nga doon sa salitang synthetinay, put together o nag-combine. Kasi ito po ay resulta ng integrasyon ng narinig mo, nabasa, at yung kakayahan mo sa iyong sarili, yung natutunan mo, na i-combine mo yung mga yon at susulat ka. No? Kapag kayan po ay nagawa mo, mula doon syempre sa nabasa mo, meron kang dating kaalaman, ito yung natutuhan mo. Oh. Tapos, nalaman mo na kung ano yung mahalagang kaisipan doon. So, i-combine mo yung mga impormasyon na yun. Tawag po natin doon ay synthesis. Okay? Ginagamit din to sa science, di ba? Oo. Synthesis. Ayan. Kinakatas niya yung ano, yung mahalaga lamang. Kaya nga hindi na kailangan pa yung mga iba pang pantulong na kaisipan. Ayan. Napakarami natin. So yan, ano naman ang dapat na tandaan sa pagsulat ng synthesis? Una, gumamit ng ikatlong panauhan sa pagsulat nito. Pag sinabing ikatlong panauhan, ito yung taong pinag-uusapan. So meron kasi tayong tinatawag na yung kailanan, no? Ng, yan, yung mga pinag-uusapan, halimbawa ng siya. Yan, dia, kanya. So, yan sila. Yung mga gagamitin mo. Pag dalawahan, pwedeng sila, kanila, nila. At pag maramihan, same din, sila, kanila, nila. So, yan yung mga kalimitang ginagamit. So, bawal kang gumamit ng ng ako, ko. Yan, huwag kang gagamit ng mga unang panauhan. Okay? Next, number 2, isulat ito batay sa tono ng pagkakasulat ng original na CP. So, pag sinabing tono ng pagkakasulat ng original na CP, kung ano po yung damdamin na nagahari dun sa inyo pong binasang akda, halimbawa sa maikling kwento o kaya sa nobela, kung ito po ay, ang tono niya ay malungkot, dapat, pag yun po ay ginawan mo ng synthesis, dapat mararamdaman din na mababasa na malungkot din yun. Kung ikaw ay natatakong, kung ang original na CP ay tungkol sa pagkatakot, o yan, dapat maramdaman din na mababasa yung ganong klase ng damdamin. No? Ganito kung ba? Masaya. Masaya. Masaya din. Okay? So, hindi mo pwedeng, ang saya nung binasa mo, tapos ang tono nung pagkakagawa mo ng lagom niya ay malungkot. No? Okay? Next, ano pa? Number 3, ilahad ang mga pangunahing tauhan maging ang kanilang mga gampanin at mga suliraning kinakaharap.
So, dapat kasi itong ano na ito, yung paggawa ng sentences, alam natin na mga iba't ibang uri ng panitikan to eh. So, may mga ano yan, pangunahing tauhan yan, no? Mga bida, no? So, ilalahad mo yon kung sino po yung bida, ano yung ginawa ng bida, anong ginampanan niya, lalo na, syempre, yung mga suliranin na kinaharap niya. Di po ba? May, ano yan eh, may story structures yan eh, mula sa pataas na action, hanggang sa pinakamataas na action, pababang action. So, yun dun. So, simula, anong anong ginawa ng bida, pinakilala muna, tapos hanggang sa nagkaroon na ng suliranin, may kasukdulan na, tapos pababang action, ibig sabihin may solusyon na, at anong nangyari sa wakas, no? So, kailangan mong tingnan kung ano ang nagaganap na dun sa iyong pangunahing tauhan. Okay, number four, gumamit ng mga angkop na pang-ugnay sa paghabi ng mga pangyayari. So, dito minsan, pag nag-check po ako ng mga papel ng aking mga mag-aaral, kulang yan sila ng pang-ugnay. Samantalang, ang pang-ugnay ay tinuturo po yan, elementary pa lang. Kaya nga siya, pang-ugnay, para siyang tulay na nag-uugnay ng dalawang kaisipan o ng dalawang pangungusap. Inuugnay mo siya, no? Ano po yung mga salitang ito? Kagaya ng mga salitang at, yan, pagkatapos, bukod sa, pero sa kabilang banda, samantala, dahil sa, yung mga yan, yung tunay yung na. Yung ano, linking verb? Yan. Nililink niya yung mga ideya. Ito mga kabataan natin minsan kasi yung malalim na salita ng Tagalog o Filipino. Hindi na sila familiar? Hindi, they are not used to it. Wow, English yan. Filipino po tayo. Okay, so totoo yan, no? Medyo nalilimutan na natin itong mga pang-ugnay, mga panghalip, no? So dapat yan po ay inaaral natin ulit. At ginagamit. So mahalaga na magamit yan kasi para mahabi mo yung pangyayari nung ginagawan mo ng buod o ng sentesis. Halimbawa, may ikling kwento yan. Abay, paano mo naman maiugnay yung mga nakuha mong mga mahalagang detalye dun sa bida kung hindi mo alam gumamit ng mga pang-ugnay? So, importante po yan, ano? Okay, next, number five. Tiyaking wasto ang gramatika, pagbabaybay at mga bantas na ginamit sa pagsulat. Yan. So, yan ang number one na dapat ay tatandaan natin. Kailangan tama yung grammar, tama yung salita, tama yung construction ng sentence, yung salita, dapat hindi wrong spelling, ah. Filipino na lang naro-wrong spelling pa sila. Pati yung mga bantas. Mm-mm, ang mga bantas, kailan ginagamit yung quit, yung tuldok, no, yung mga paniti, kailan yung ginagamit, at iba pang mga bantas. Okay, at last, isulat ang sangguni ang ginamit kung saan hinango ang orihinal na sipin ng akda. Huwag kalilimutan, huwag mang angkin ng istorya o ng nobela o ng kahit anumang uri ng panitikan na binasa mo. No, kailangan mong sabihin yung sanggunian yan at syempre kung yung hinangong orihinal na sipin ng akda. Importante po yan, no, para hindi tayo makasuhan ng plagiarism. Okay? Yan, so yan yung mga dapat natandaan sa pagsulat ng synthesis. Ano naman ang susunod? Mga hakbang sa pagsulat ng synthesis. So, paano nga ba tayong susulat niyan? Okay? So, ang una, basahin at unawain mabuti hanggang makuha ang kaisipan o paksa ng akda. So, meron dyan na ano eh, dito sa, merong isang manunulat na idolo ko. Sino nga na nga bang aki idolo? Sila Bob Ong, yan, sila Nakandupil, Lakandupil Garcia. Yan. Yan ang mga na-encounter ko sa seminar na dapat hindi ka lang sa unahan nagbabasa ng kwento. Dapat hanggang dulo. Kasi bakit? Hindi mo alam kung anong mangyayari dun sa dulo. Yung alam mo lang, yung nasa unahan. So, kailangan tapusin mo siya para malaman mo yung paksa o yung pangunahing kaisipan na sinasabi doon sa kwento o kung ano na nangyari doon sa bida.
So, kailangan huwag kang magputol hanggang gitna ka lang, dagtamad ka na. So, kailangan mong tapusin siya. Iba naman, dulo ang binabasa. No? Gusto na nilang tapusin. Okay, next. Ano pa? Suriin at hanapin ang pangunahin at di pangunahing kaisipan. So, ito na naman para tayong naglalaba. Tanggalin mo na yung mga hindi kailangan, no? Nakakaisipan. Ang kailangan mo lamang po na isama sa sentences ay yung mga pangunahin na kaisipan. Pangunahing ideya lamang po, no? Okay, next. Number 3. Magtala habang nagbabasa at gumawa ng balangkas. Yan. So, huwag kalimutan na si pen and paper pa rin ay napaka-importanting bahagi. Kahit nandito na yung cellphone natin, napaka-importanting pa rin mga instrumento yan para po tayo makagawa ng isang sentences. Kasi, basa ka ng basa, wala ka namang pinagsusulatan, makakalimutan mo yun, no? So, kailangan magtala ka, no? Itala mo yung mga mahalagang kaisipan na nakuha mo doon sa kwento. Tapos, ulit, gawan mo ng balangkas. Diba? Ang importante ng balangkas. Number 4, isulat sa sariling pangungusap at huwag lagyan ng opinion ng kuro-kuro ang isinusulat. So, bawal ito. Hindi naman kasi opinionated ang paggawa ng synthesis. Sabi ko nga, ito po ay integrasyon ng mga nabasa at narinig at yung kakayahan mo, yung natutuhan mo, no? Buhat sa iyong binasa. So, ito, hindi siya opinionated. So, kailangan tanggalin mo yun. Huwag iwasan mo ang maglagay ng opinion o kuro-kuro sa iyong isinusulat na sentences. Number 5. Parang sinabi dito ni Dauming si dati. Ah, ano yung sinabi ni Dauming si? Hindi ko hinihingi ang opinion mo. Okay, number 5. Ihanay ang ideya sang-ayon sa original. So, hindi ka po pwedeng magbago dito ng paraan mo, yung tatawag dito, kung ano yung pangyayari doon at naisulat mo na yung mga mahalagang mga ideya o kaisipan sa kwentong binasa, ihanay mo yon. Dapat nandun ka pa rin sa original na story. Hindi ka po pwedeng gumawa ng sariling daan mo. Naiiba ka ng daan. So dapat nandun ka pa rin sa original, no, na kwento. Okay, next, number 6. Yan, number 6, basahin ang unang ginawa, suriin at kung mapapaikli pa ito nang hindi nababawasan ng kaisipan, ay mas lalong mabisa ang ginagawang pagbubuo. So yan, basahin. Tingnan ninyo ha, ang una nating hakbang may basahin at unawain. Ang last din natin, basahin ang ginawa na. At syempre, kung kaya pang paikli nito, na hindi naman natatanggal yung mga mahalagang mga detalye, gawin. Sabi nga mas mabisa ang ganong klase ng pagbubuo. Mm-hmm. Marami natin ang ang haba kasi ng aralin natin ngayon. So, ito yung mga limbawa. Yan, pagbubuod ng Ibong Adarna. Yan, buod ng nobelang Pusong Walang Pag-ibig ni Roman Reyes. Ano pa? Yan, ang pagbubuod din mula sa sulat ni Lope K. Santos. Nobela din yan. So, kalimitan mga nobela. No? Ang mga ibinubuod. Ang haba kaya ng nobela. Tapos, nabubuod ng ganyan. Di ba? Ang uhusay ng mga gumagawa ng ganyan. Okay, next. Ano pa? Ang ating tutuklasin. Ay, natapos sa tayo. At ang pangatlo na yung tinatawag nating bio note. Ano nga ba ang bio note? No? Mula dun sa sakin ng bio. Pag sabing bio, buhay. Pag sabing note, pagtatala. Okay? So ito ay pagbibigay impormasyon sa mga mambabasa tungkol sa iyong sarili bilang manunula. Di ba? So kung kayo po ay may mga libro dyan, tignan nyo po yung mga dulo ng libro ninyo. Nandun may mga nakasulat dyan ng mga bio note. Next, maikling paglalarawan ng manunulat gamit ang pananaw ng ikatlong panauhan. So kagaya, hindi siya gumagamit ng ganun, ng ako ay nagtapos sa ganito, ako ay nag-aral sa ganyan, hindi po. So ang ginagamit po niya muli ay yung ikatlong panauhan. No, siya ay nag-aral sa ganitong ganito ganyan, na nakamit niya ang ganitong ganito. So ganun, hindi siya mga unang panauhan. Alright, next. Nakapagtuturong
talata. So ito po ay mga binubuo ng mga pangungusap itong talata na to, ba't nakapagtuturo? Sapagkat ito po ay inilalahad niya yung konting mga importanteng detalye ng isang manunulat. So pagka sinabi niya tungkol po ito sa kanyang profesyon, halimbawa siya po ay ang profesyon niya ay tungkol sa Filipino siya, major in Filipino, tungkol sa mga Filipino ang kanyang mga nalalaman. So big sabihin, very broad ang kanyang knowledge tungkol po doon sa larangan na yon. So pag nabasa mo yon, yung kanyang bio note, magkakaroon ka ng ideya na basahin pa yung kanyang iba pang mga gawa. Okay, next. Nagpapahayag ng mga katangian ng manunulat at ang kanyang kredibilidad bilang profesional. So yun po yung nasabi ko kanina. So pag ikaw po ay isang manunulat, kailangan maging ano ka, credible ka. Credible ka bang sumulat, no? Hindi lang basta ability yun eh. Dapat may patunay ka na ikaw ay isang talagang manunulat. Okay, next. Para sa character, integridad ng manunulat. So, yan din sinabi ko. So, tingnan niyo credibility at integridad. Diba? Magkaugnay ang dalawang yan. So, hindi siya pwedeng paghiwalayin. So, kailangan sa bio note nakikita yon. Next, ito ay daan upang may pakilala ng manunulat ang kanyang sarili sa mga mambabasa. So dahil may bio note, no, nailalahad na ng isang manunulat yung kanyang sarili, no? Kahit sa maikling mga pangungusap lamang, nasabi niya kung sino siya, ano yung mga nakamit niya, ano yung profession niya, bakit siya naging manunulat. Okay? So yan yon. Okay, next. Ano pa ang tutuklasin natin? Yan, may mga dapat tayong tandaan sa pagsulat ng bio note. Una, sikaping maisulat ito ng maigli. So ito po ay kung sa resume, gumagamit lamang tayo dyan ng 200 na salita. Pero kapag ka sa mga networking site, aabot lamang yan ng 5 hanggang 6 na pangungusap. So hindi nila kailangan ng mahahaba pag ikaw yung nagbibigay ng bio note. Ikalawa, magsimula sa mga personal na impormasyon tungkol sa iyong buhay. Maglagay ng tungkol sa iyong interest at tagumpay na nakamit. So, dito sila nakafocus, no, yung mga magbabasa kung ikaw ba ay tunay na manunulat. Doon sila nakafocus, ano ba yung mga interest mo, ano ba yung mga tagumpay na nakamit mo na bilang isang tao at bilang isang manunulat, no? Next, number 3, gamitin ang ikatlong panauhan ulit, no, upang maging obyektibo ang pagsulat. So, naipaniwanag ko na po yung kanina, no, yung paggamit ng mga sila, kanila, nila, siya, niya. O, yan yung mga yon, ikatlong panauhan. Number 4, gawing simple ang pagsulat gamit ang payak na salita na maglalarawan sa kung ano at sino ka. Muli, simple. Pag sabing simple, maiintindihan ng buong masa. Hindi mo na kailangang gumamit ng mga mabubulaklak na salita, malalalim na salita, yung nauunawaan ng lahat. Next, number 5. Basahin muli at isulat ang pinal na sipi kung tiyak na sa kaayusan nito. So ganoon naman lagi ang huling hakbang, babasahin mo uli yung iyong ginawa. No? Ayan. Ano pa? O halimbawa ng bio note. Yan, oh. Makita ninyo yung mga writers, ay may mga litrato sila. Tapos nandun lang yung kanilang mga nakalagay na mga tungkol sa mga detalye tungkol sa kanilang buhay. So maiksi lang, hindi po inaabot ng isang page, kalahating page. Meron mga ganun hanggang kalahati lang na page. Ayan, meron ako ngayon eh ipinasa yan. Ako po 'yan, nagpasa po ako sa ano sa ang tawag dito, sa ISBN. Kasi ako po ay sumulat ng mga nobel at kwento na. So, yan po yung inilagay kong bio note sa sarili ko. Ayan. Napakarami natin natutunan. Kaya naman. Ayun, lumabas na yung dalawang estudyante.
ang akademikong sa Latin abstract, synthesis at bio note ay dapat na hindi minamadali at kailangang sundin ang bawat takbang sa pagsulat nito. Ayan. Ready na po ang ating mga mag-aaral? Ano sabi po? Kailangan ang pagtsatsaga sa pagsusulat nito. May mga bagay ba sa buhay ninyo na hindi minamadali? Ayan na naman tayo. Minamadali. Mga dapat at dapat ay pinagtsatsaga ang makamit. Ano kaya yun? Parang sa panliligaw yan. Kailangan magtsaga at hindi dapat minamadali yung pagbo-boyfriend. Tsaka yung pagsasagot ng module. Ay, tama yun. Hindi minamadali. Ang dami. Ayan, nakatingin sa akin yung anak. Hindi minamadali ang pagsasagot ng module. Dapat dyan ninanamnan. Yes. Okay, ayan. Sige na. Sige. Anong mga gawain na natin? So, dumako na tayo sa gawain pang pagkatutong isa. Tutoroxy. Nakalagay po dyan sa panuto. Tama o mali. Sulat ang tama kung wasto ang inahayag o pinahahayag ng mga pangunusat. Kung hindi naman, ito ay mali. Ayan, mga so, viewers mali. Natin, ready na kayo. Type-type na ng mga sagot. Tama o mali. Ang abstract ay mula sa salita ng Latin na abstractum, na ang ibig sabihin ay maikling buod ng artikulo o ulat na inilalagay bago ang introduction o introduksyon ng isang saliksik o ulat. Ayan. Tama o mali? Shout out tayo sa mga nandito. Okay. So, type na ang tama at mali. Alibadab, National High School, SDO, Isabela. Ayan. Ayan ang mga sumagot na tama. Sila Glady Alcantara, Riz Garcia, Isali Garcia, si Riz Takasa. Ay, mga estudyante ko to. Ayan. Tama. Tama. Okay, next. Okay, ang synthesis ay galing sa salitang Griego. Synthetinai. Ayan. Na ang ibig sabihin ay sa English ay put together o combine. Ayon kay Harper 2016. Ayan. Ako na, bagay ko yan. Tama o mali? Ayan. Sila Sipagan, Corpus, tama. Abigail, ayan. Gapus, tama. Clara Rapio, tama. Tama nga ba? Tama. Tama sila. Very pangatlo, good. Pangatlo, ang bio-note ay pagbibigay impormasyon sa mga mambabasa tungkol sa iyong sarili bilang manunulat. Ito ba ay tama o mali? Ayan, bumabaha ng tama. Sila Queenie Tanyaga ng Kuntapay, tama. Arlene Ditablan, estudyante ko yan. Ayan, tama. Active na sila ngayon. Sige, pakita na natin. Ito ay tama. Ayan. Okay, very good. Mga viewers natin, mga estudyante. Number 4. Sa pagsusulat ng synthesis, hindi na kailangan pang tiyakin ang mga wastong bantas, gramatika, at mga pang-ugnay na ginamit. Ito ba'y tama o mali? Naku. O pinagdiinan natin ito kanina. Hindi basta-basta gumagawa ng synthesis. Ano bang sagot nila? Mukhang medyo delay lang kasi puro tama pa to. Ayan. Yan na si Sally Garcia. Bilis. Mali ang kanyang sagot. Number 3. Pakita na natin. Charlene Castro. Ayan, mali. So, dapat po ay pagtuunan din ang pansin. Okay, panglima. Ang deskriptibo at informatibo ay dalawang uri at katangian ng pagsulat ng abstract. Ano yan? Ito ba ay tama o mali? Tama. Ayan si Joy, mali. Joy Abraham, sabi niya, tama. Leia, Antiga, tama. Okay. Sige, pakita na natin, Tutoroxy. Sagot ay? Ito ay? Tama. Tama. Ayan. Very good. Sa mga nakuha ng 5. Correct. Okay. Answers. Next na gawain pong pagkatuto. Mukhang nag-iinit na ang ating mga estudyante, mga mag-aaral ng senior high school. Gawain pang pagkatuto, 2. Okay, ano yon? Tukuyin ang mga kaisipan o detalyeng kukompleto sa mga pahayag. Pumili ng sagot sa kahon. Ayan. Ayan po ang mga pagpipilian. Number 1, ang abstract ay blank. Version ng saliksik o thesis, dissertation, review po yan, at anumang uri ng pagsusuri ng paksa. Ano kaya dyan, no? Bio note ba yan? Ay, nabanggit na. Yan po ay
Maikling na pindot ni Tutor Mina. Bakit tayo nagmamadali? Oo nga eh. So, like, number 2 na. 5:34 na tayo. Okay. Uh-huh. Number 2. O, 2 to 3. Sa pagsulat ng synthesis o buod, mahalagang mabanggit ang blank na sipi ng akda. Mm-hmm. Ano kaya yun? Mabanggit yan kanina, no? So, yan okay. Po ay, anong sagot? Ayan, sanggunian at orihinal na sipi ng akda. Number four, ang blank ang tawag sa labong na ginagamit sa pagsulat ng personal profile ng tao. Ano kaya ito? Yan ay? Ayan, medyo may exe, pwede kayo mag-chat. Chat ang inyong sagot. Oh, hello po sa Gamad National High School. Hello po. Okay, anong sagot na natin dyan? Ibigay na natin. Number 4 ay? Bio note. At ang panglima, sikaping maisulat ang bio note sa networking site sa loob ng blank hanggang blank na pangungusap. Very obvious po ang sagot dyan. Kitang-kita naman. Asya na lang natitira. Ayan. Ano yun? 5 hanggang 6 lamang na pangungusap. Magtayahin na tayo. Mm-mm. Bilisan na natin. Gamit ang balangkas sa ibaba, isa-isahin ang mga bagay na dapat tandaan sa pagsulat ng iba't ibang uri ng lagom. Okay, ayan. Bigyan na natin. A, abstract. Ayan yung balangkas na dapat na mabubuo. C, bio note. So, pipiliin po nila ang sagot sa column. Sa mga papakita A. natin na table dyan. A, B, C, D, E, F. Ayan, siguro isang type na lang ninyo sa chat box. Oo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Bigay lang, letra lang naman, A, B, C, D, E, F. So, para saan ba dyan sa abstract, anong under dyan sa synthesis, at dun sa bio note. Okay, habang nag-aantay tayo, Mm-mm. natin sila ng 30 seconds. Pwede na ba yun? Oo, 30 seconds. Tapos na. Ayan. No? Shout out po sa ating EPS, sa ating Sir Gilbert. Ayan, sa lahat po ng mga EPS ng bawat ano, ng bawat ng subject. Ayan, baka magtapos na. Sa ating SDS, Antipolo, SDO Antipolo. Yes. Shout Dr. out po Diaz, ang ating Mala principal, syempre. Okay. Happy World Teachers Month po, Ma'am Ana Maria Rivas. I salute you, ma'am. Sa lahat, syempre, ng mga guro sa buong mundo, lalong-lalo na sa mga bulbunduking lugar, yung talagang pupunta pa sa bundok, itatawag lalo yun! Tapos okay, lalo yan. Ilog, ayan. Mga talagang mga hero. Kailangan kayo ng bayan. Okay, next, i-ano na natin ang sagot? Ayan. Sige, bigyan na natin ang sagot. Kung ito ang mga sagot ninyo, mga mag-aaral, C, D, under na abstract. Yan. Number B, synthesis E, F, under ng synthesis yan. At C, bio note A at B. Ayan. Meron bang... May mga sumagot ba ng tama ng ganyan din? Yung perfect. O, mag-type na lang ng 1. Yan. Perfect. Kung perfect kayo sa zero inyong mga sagotang papel. Okay. Okay. So, yan. Paalam na yung mga sanggunian natin po. Ay kinuha po yan mula sa panulat ni Ma'am Maria Alma Sheila O. Manabat ng SDO Antipolo. At syempre yung ating mga kinuhang mga halimbawa ng mga synthesis, bio note. So, dyan po namin kinuha. Sa link na yan. Okay? So, ipadala lamang ang inyong mga mensahe, question at komento sa FB. Sa DepEd Tech Unit, DepEd tayo. Meron din po sa YouTube. Okay? DepEd. Sa DepEd Educational Technology Unit, DepEd TV. So, yan. Sa Itulay Online Tutorial. Mm-hmm. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mag-aaral na tumutok mula umpisa hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat. Ito po salamat. Ang Tutor Mina. Si Tutor Roxy. Nagsasabi pong, sama-sama nating itulay ang kalidad ng edukasyon sa gabay ng ating Panginoon. Susunod na po ang Alls Elementary.